Ganito pala pakiramdam ng isang baguhang first-time peacekeeper. Nagsimula lang ako sa isang isda at isang aquarium. At hanggang sa nanganak pa na isa pang aquarium na punong-puno na rin ng mga isda. Pero bago yan, ito muna mga nangyari. Isang umaga, sobrang dami nga pala nagsabi sa akin, dapat daw sa aquarium ko kumoli-moli lang. Alisin ko na nga daw yung ibang isda, lalo na yung angelfish. Kasi yung angelfish ay nangaaway at nangangain ng fry. Siyempre dahil masunurin tayo, ang natira na lang sa aquarium natin, itong PKBM na kulay orange, itong Moli PKBM na kulay black, at itong PKBM na kulay white. Mag-iisang buwan na nga, at dalawang beses na nag-drop ng fry ang mga PKBM ko. Pero hanggang ngayon, hindi pa ako nakapaglinis ng aquarium at hindi pa ako nakapag-water change. Kaya naman sobrang dumi na ng filter, kulay green na. Kaya naman bago ko maglinis, isa-isa ko muna tinatanggal itong mga halaman. Eh kasi naman kunting dali lang natatanggal agad yung mga halaman ng dahon. Medyo hindi nga magandang tingnan yung mga halaman. Dapat pala pare-pares na halaman na lang ang binili ko para sa aquarium. Kung tutuusin, kunti pa nga itong halaman na ito eh. Kasi hindi pa lahat nakakapagtago sa halaman. Ito na nga din pala official first day ng paglilinis ko bilang isang peacekeeper. Yes, ina-acknowledge ko na ang sarili ko na isa akong peacekeeper talaga. Kahit hindi pa ganun kadami ang kaalaman ko sa pag-aalaga ng mga isda, ay willing naman ako matuto. Masasabi ko official na akong peacekeeper dahil dalawa na aquarium ko. Halos kulay green na nga itong aquarium ko dahil isang buwan ako hindi naglinis. Buti na nga lang bago ko nag-alaga ng isda, nangumpleto muna ako ng mga gamit. Pagkatapos ko nga palang linisin yung aquarium, sisipsipin ko naman yung tubig. Ito nga pala yung gawain, medyo nag-i-enjoy ako pero nakakapagod. Hindi naman talaga siya nakakapagod, nakakangalay lang. Kasi may ingat kong sinisipsip yung tubig. Binabantayan ko talaga kasi meron akong mga fry na nakasiksik sa mga bato. Pinagmamasdan ko yung bawat agos na nasisipsip ng tubig, baka kasi meron nadadalang fry. So far ay wala naman nahigop, nakatago silang lahat. Sa ngayon hindi ko pa nga lang sure kung dapat ko bang higupin lahat ng tubig. Pero para sigurado, hindi ko muna hinigop lahat. Sunod ko na mga nininis itong filter. Nilalagyan ko din pala ito ng bato para kumapit yung mga dumi. Pero grabe na yung kulay ng pump filter, green na green na. Grabe, ew, so kadiri, ew, yuck! Siyempre, hinugasan ko muna yung mga bato bago ko i-break dito sa lagayan ng filter. Pagkatapos ay naglagay ulit tayo ng panibagong pump. Dito muna kakapit yung dumi bago sa bato. At siyempre ang next, bago natin buksan itong filter, lagyan na natin ng tubig itong aquarium. Nakita ko nga sa ibang peacekeeper, bago sila maglagay ng tubig, naglalagay sila ng plastic. Dalaw ng plastic, ako naman ay naglagay ako ng styrofoam. Ang purpose pala nito ay para hindi malakas ang impact ng pagbagsak ng tubig. Kaya kung makikita nyo, dahan-dahan lang bumabagsak yung patak ng tubig para hindi mataranta o magpanik ang mga isda. O diba, kahit papaano meron din ako natututunan. At nung nalagyan ko na ng tubig itong aquarium ko, isa-isa ko na nga pala yung nalagay itong halaman. Pinagtabi-tabi ko alam pala yung mga halaman na magkakapareha. Hindi ko rin pala masyadong pinagtabi-tabi para hindi masikip. Kasi minsan nagtatago sila, halos hindi ko na makita. Yung mga maliliit na halaman sa likod ko nga pala nilagay, tapos yung mga matataas na halaman naman, dito ko naman nilagay sa unahan. At kung mapapansin nyo nga pala, dito sa kabilang side sa may filter, wala akong nilagay na halaman. Hindi talaga ako naglagay niya para walang pamuntang fry. Dito lang sa kanan para walang filter, hindi sila mahigo. Pero habang pinagmamasdan ko itong mga isda ko, bigla naman ako nagulat sa nakita ko. Kaya nga kung hindi naglagay na halaman sa tabi ng filter para walang pamuntang fry. Pero yung mga fry naman, andito mismo sa filter. Tapos yung ibang fry naman nasa taas din ng filter. Ay nako, gusto niyo talaga magpahigop sa filter, no? Eh kasi naman baliktad yun ang nangyari. Bakit itong mga malalaking isda, sila yung nagtatago sa halaman? Dapat yung mga fry dyan eh. Tapos ito nga pala napansin ko, isang araw pa lang sa akin ng PKBM na kulay orange. Pero tignan niya yung ano niya, yung ano niya, alam niyo na yun. Bakit parang ang laki, parang meron lalabas sa ano niya? Ano yan, bakit ganyan, mga nganak na ba siya? Hindi ko sure kung ano yun, basta habang tinitignan ko siya, nalulungkot na lang ako para sa kanya. At ngayon, ito na pinakahihintay niyong lahat, ang anak ng aquarium ko. Grabe, mas malaki pa siya. Dito pala nakalagay yung dalawang angelfish ko na nanangain ng fry. Dito rin nakalagay yung mga platiko na blue moon yata ang pangalan. At dito nga rin pala nakalagay yung trio ko na guppy. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag dyan. Sa ngayon, ito pala nga ating pangalawang aquarium. Hindi ko nga lang sure kung magiging tatlo. Paano ko? Hindi ko na alam. Paano ba yan? Yeah!